Ben Villaflor, tubong Zamboanga City del Sur, isang Pilipino boxer na naging kampiyon sa WBA Super Featherweight Division at naging lineal champion. Pumasok sa professional boxer taong 1966, nagbigay karangalan sa bansang Pilipinas. Taong 1972, nang masungkit nito ang titulo na WBA World Super Featherweight, nang matalo nito ang isang Venezuela boxer na si Alfredo Marcano sa pamamagitan ng unanimous decision. Taong March 12, 1973 naman, didepensahan niya ang titulo sa isang Hapon na si Kunyaki Shibata na ginanap ang laban nila sa bansang Amerika sa Honolulu International Center. Sa kasamaang palad, natalo ang ating kababayan via unanimous decision. Muli silang nag-rematch taong 1973, buwan ng October, na ginanap pa rin sa bansang Amerika. Dito nabawi ng Pinoy ang titulo nang pabagsakin ng kalaban sa round 1 pa lang. Pagkatapos ng laban, nagsunod-sunod ang panalo ng ating kababayan at tatlong Hapon pa ang tinalo nito. At taong 1976, isang Hapon ang gustong ipagiganti ang apat na kababayan niya na tinalo ng Pinoy. Nasa panahong ito ay gaganapin ang laban nila sa balwarte ng Hapon sa Korakuen Hall, Japan. Dito pinakita ng kababayan natin na hindi hadlang kahit pa sa balwarte ng kalaban. Sa round 1 nga mga tol, sinusubukan ng Pinoy ang lakas ng kalaban. Sa kalagitnaan ng laban, dito na nag-uumpisa magbato ang Pinoy. Ganun din ang Hapon, gigil na gigil sa huling segundo. Pagdating ng round 2 mga tol, dito na pinakita ng Pinoy ang kamandag ng kamao ng isang kampiyon. Nang matamaan ng isang malinis na kaliwa ang Hapon, tumba ang kalaban. Pagpasok ng round 3 mga tol, naging maingat ang Hapon. Ang Pinoy sumusugod na habang yumayakap naman ang kalaban. Nang masingitan na naman ng kaliwa ang Hapon, tumba na naman. Pero matibay mga tol, nagawa pang bumangon at nakasurvive na naman sa round. Sa round 4 mga tol, patuloy sa pagdudumina ang Pinoy sa Hapon. Estos golpes con solidez al cuerpo y a la cara de Kachihuahua.
ha decidido a terminar la pelea lo antes posible. Sin embargo, el japonés es valiente, pero hasta el momento hemos visto la pelea de una sola. Gustong-gusto ng pabagsakin ng kalaban, pero ang Hapon nakakaganti pa ng paisa-isa. Sa round 5 mga tol, nakasingit ang Hapon ng isang kanan, napaatras ang Pinoy. Kaya sa pagkakataon na yon, nabuhayan ng Hapon, sumasabay na sa Pinoy. Pagpasok ng round 6 mga tol, puro power shot na ang natitikman ng Hapon. Napapailing pa ito sa lakas ng suntok ng Pinoy. Pero ang Hapon, tinitiis pa rin ang sakit, huwag lang sumuko sa laban. Sa round 8 mga tol, halos matumba na ang Hapon sa mga patama ng Pinoy. Pero ang referee hindi pa rin magawang ihinto ang laban dahil ng Hapon gumaganti pa kahit basag na ang mukha nito. Sa round 9 natumba na naman ang Hapon pero matibay talaga, nagagawa pa din tumayo
Grabe ang puso na pinapakita ng Hapon. Sa round 10, dito na sinubukan ng Hapon na sumabay sa Pinoy, pero yung pambato natin, kahit pagod na, yung lakas hindi pa rin nawawala. Kaya pag tinatamaan ng Hapon, halos tumalsik na ang ulo sa impact ng suntok. Sa round 11 mga tol, napapagod na ang dalawang boksingero sa haba ng laban nila. Pero kung pagod ang Pinoy, mas pagod na pagod ang Hapon. Sa round 12 mga tol, pumapasok na naman ang mga power shot ng Pinoy. Pero ang Hapon, nagawa pa mag-angas sa laban kahit basag na ang muka. Sa round 13 mga tol, napapailing na naman ng Hapon pag tinatamaan ng suntok. Kaya wala nang binigyan ng pagkakataon ng Pinoy, pinakawalan na ang sunod-sunod na kaliwa hanggang hihinto na ng referee ang laban. Panalo ang Pinoy sa round 13 via technical knockout. Hanggang dito na lang mga tol, at muli, kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel,
pakihit mo na ang subscribe button at notification bell at piliin ng all. Salamat!